next days about more of that. Naibabahagi ko ang bagay na ito sa aming mga family devotion and prayer meeting. O higit pa o marami pa mula sa Diyos. O higit pa o marami pa ang ating maranasan mula sa Diyos. That is my message. Always remember that our God is a great God. He is an infinite God. Sabihin, walang hanggang Diyos. Dakilang Diyos. In the book of Hob, o Job, o Hob 36 verse 26. Mamaya po, kung if you want to have your own copy of Bibles, mga used Bibles po yan from US, kailan pong bahalang pumili. First time, yung pong ibang mga naunang dumating, eh, inalaw ko na silang kumuha dahil sila naman po ang nauna, nakapili sila ng gusto nilang mga version. Kaya, yun po ang tawag doon, yun po ang privilege. At yun na lang ang gantimpala ng naunang dumating. Una silang nakapili ng mga Bibles. So, meron sa kanyang dalawang kinuha, kinuha ko kanyang mother. Meron sabi na gusto ko, meron akong NIV. Sige, go ahead. So, marami naman po yung Bible. Nandyan lang po sa likod. Mamaya, pagkatapos, pwede kayong kumuha. Okay. Sa Hob chapter 36 verse 26, take a long, hard look. See how great He is. Infinite, greater than anything you could ever imagine or figure out. Sabi po ng translation ng The Message. Yung paraphrase yun, paraphrase. Sa Tagalog po, dito sa Tagalog Contemporary Bible, makikita po niya po yan kung kayo ay gumagamit ng Bible Gate sa application, actually not application, sa Google, meron pong Bible Gates diyan. Itatype niyo yung Bible Gates. Marami na po diyang translation, makikita nyo. At doon ko po ito kinuha, doon din po sa 3626 ng Book of Hob, tunay na makapangyarihan ng Diyos at hindi niyak at hindi natin kayang unawain ang kanyang kadakilaan. Kahit ang kanyang mga taon ay hindi natin mabibilang, because He is infinite God. In the book of Psalms, chapter 145, verse 3, great is the Lord and greatly to be praised. No? He is great, and His greatness is unsearchable. Hindi mo kayang aruhin ang kanyang kadakilaan. Basahin ko ulit sa Contemporary Bible sa Tagalog. Panginoon, kayo'y makapangyarihan at karapat-dapat na purihin ang inyong kadakilaan na hindi kayang unawain. Tama pala yung translation ko eh. Hindi kayang unawain, hindi mo kayang maintindihan, hindi basta-basta kayang intindihin o unawain. Because God is great. Infinite ang kanyang kalagayan. So, ang totoo, we can have more of Him. Pwede tayong maranasan natin nang higit pa ang Diyos sa ating buhay. Pinili ng Diyos na ibigay ang kanyang sarili sa atin, sa mga tao. No? Ito'y sa magitan ng kanyang anak na si Jesus. Tinanggap natin siya sa magitan ng pagtubos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kapag tinanggap natin si Kristo o si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ang lahat ng meron ang Diyos ay magagamit para sa atin at sa magitan ng tinuturo ng bagong tipan, magagamit. No? It is available to every one of us. No? Ito'y pribilehiyo ng mga anak ng Panginoon. Bilang mga anak ng Diyos, ang bawat sa atin ay idinisenyo upang maranasan ang lahat ng meron ang Diyos para sa atin. No? Habang pinapahalagahan natin ang ating paglakad kasama ang Diyos, ang pakipagtagpo natin sa Kanya, ang tagumpay, ang pagpapahayag ng karunungan, ang kapangyarihan at marami pang ibang nararanasan natin. No? Sa mga nagdaang panahon, maaaring tayo ay patuloy na makararanas ng higit pa mula sa Diyos sa bawat panahon ng ating buhay habang tayo narito sa lupa. No? Maaaring nating maranasan ng higit pa. We can have more of God in our life. No? Katulad po ni Moses sa Exodus chapter 33 verse 18 at si Jacob, di ba? Nung maranasan ni Moses nung mamit niya ang Panginoon, no? Naranasan niya ang higit pa sa kanyang inaasahan. Katulad ni si Jacob, nakatulog siya doon sa isang bato, doon tinawag na Betel, at doon naranasan niya ang magmanhik manaog, nakita niya ang mga anghel, no? Nakakita siya ng vision. So higit pa sa pwede mong maranasan, higit pa sa mga biyaya at pagpapala, kagalingan. Maaring iparana sa atin ng Diyos ang kanyang mga
kaloob, mga himala, mga bagay na maaring hindi mo kayang isipin na maaari mong maranasan. Okay? As a believer, we are invited to experience more of God. Inanyayahan tayo ng Panginoon na maranasan natin ang higit pa siya. No? So, maranasan natin higit pa ang kanyang pag-ibig. Mababasa natin niya sa Bible, hindi ko na iisa-isahin. Maranasan natin higit pa ang kanyang biyaya. No? Sa kabila na tayo ay nagkakamali, pero nandun na sapat at higit pa sa kasapatan ang Panginoon. Ang kanyang karunungan, more wisdom, more understanding, more strength, like Samson, no? More wisdom, like Solomon. No? Hindi karaniwang karunungan, higit pa dito ay maaari nating maranasan. Kahit sa ating panahon at sa mga susunod pang panahon, habang tayo ay nabubuhay. Amen? So, paano nga ba natin maranasan ang Diyos sa ating buhay? So, our pursuit of God determines how much of God we can experience. Ang ating pagsunod o ating pagsubaybay, ang ating paghabol, no, o ating pagpapatuloy sa Panginoon ay nakadepende. Ang lalim nito, ito ay nakadepende kung gaano natin nararanasan siya sa ating buhay. Ano? The more na maranasan natin ang Panginoon sa ating buhay, the more na tayo nakaharoon ng uhaw sa Kanya. No? While our salvation is not brought by works, ang ating kaligtasan ay hindi sa magitan ng mga gawa, our attitude and actions, no, do determine how far we go with God or how much of Him we experience in our lives. Depende ito kung gaano kaya nating sumabay, sumunod sa mga bagay na pinapagawa ng Diyos. No? Sa ating buhay, ano yung nararanasan natin? So, kaya hinamo ng Panginoon ang bawat mananampalataya. So, let us come a higher and deeper, ano? Mas mataas, mas malalim na paghanap sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo dapat kasi minsan merong mga Kristiyano na kung saan lang siya kumbinyente, hanggang doon lang siya. Kaya nga prayer and fasting is not easy, no? Yung nga lang pananalangin, wala pang pag-ayuno, hindi na nga nagagawa ng mananampalataya. That's why we need to pursue God, no? Kailangan nating sanayin, turuan ang ating sarili. And fasting is not easy because pag sinabing fasting, hindi ka kakain ng mga solid food. Iinom ka lang ng tubig. Hindi lamang isang araw, hindi lamang 2 oras, sometimes more than that. Sometimes, yung ang iba po, isang linggo. No? Hindi madali. But kung ikaw ay merong ganong hunger sa Panginoon, so patuloy kang magpupursu sa Kanya. Sabi ng Ezekiel, basahin natin itong Ezekiel. Chapter 47, verse 1 to 6. Pagkatapos dinala ako ng tao sa pintuan ng templo, at nakita ko roon ang umaagos na tubig na papuntang silangan mula sa ilalim ng pintuan ng templo. Ang templo ay nakaharap sa gawing silangan, at umagos ang tubig pakanan sa bandang timog ng altar. Pagkatapos dinala ako ng tao sa labas ng templo, ito yung tubig umaagos mula sa templo, no? Doon kami dumaan sa gawing hilaga at nilibot niya ako sa labas patungo sa daanan ng silangan. Nakita ko roon ang tubig na umaagos mula sa gawing hilaga ng daan. Naglakad kami papunta sa gawing silangan sa tabi ng tubig at patuloy siya sa pagsukat ng mga 1,700 feet na ang nalakad namin 1,700. Actually, to be exact, 1,000 cubic feet yun. So, to be exact is 1,750 feet, no? Kung talagang isasali natin. So, siguro more or less, no? Pinalusong niya ako sa tubig hanggang bukong-bukong, hanggang ankle. Ala, hawakan niyo nga yung ankle niyo. Alam niyo yung bukong-bukong, ayan. Sino sa inyo walang bukong-bukong? Meron naman. Yung walang paa, walang bukong-bukong. Okay, hanggang ankle. No? Di ba, meron naglalagay ng kwintas, ano? Sa ankle. At nagsukat uli siya ng 1,700 feet. At muli akong pinalusot sa tubig hanggang tuhod. Ayan, hawakan nyo yung tuhod kung hanggang saan. Mula sa ankle hanggang tuhod naman. Malalim-lalim na.
Nung una, hanggang ano lang, oh, naku na, siyempre, mababasa na rin pa. Ngayon, hanggang tuhod na. Pinalusong ulit. Nagsukat ulit silang 1,700 feet. At muli akong pinalusong hanggang tuhod. Nagsukat pa ulit silang 1,700 feet. Pinalusong muli ako ng tubig hanggang saan na? Hanggang Baywang. Hanggang Waze. O, hawakan nyo ang Waze. O, yung iba bilbil ang nahawakan. Okay. Nagsukat ulit siya ng 1,700 pa ulit. Pero hindi na ako makalusong dahil malalim na ang tubig sa ilog at kailangan ng lumangoy o languyin. Ano? So, ibig sabihin, ampus na eh. So, kailangan mo ng lumangoy. No? Hindi ka pwede na maglalakad. Pwede ka pa, pati atiyad, kahit nga hanggang dito, pati atiyad ka pa. No? Di ba? Naranasan yung lumusong sa dagat, sa swimming pool. Pero pag ampus ka na, ba, hindi ka na pwedeng palakad-lakad sa ilalim ng tubig. Kailangan mo ng lumangoy. Kailangan mo nang sumabay doon sa agos. Sabi ng tao, anak ng tao, tandaan mong mabuti ang nakita mo. At dinala ko sa pangpang ng ilog na iyon. So, tandaan natin kung ano ang ating, ano, from uncle to our knee, hanggang sa ating waist. Hanggang sa malubog at sumabay ka sa agos ng tubig. Lumangoy. So, ito yung pangitain ni Ezekiel. Isang nagbibigay buhay sa ilog na umaagos palabas ng templo ng Jerusalem. Si Ezekiel ay nagkaroon ng isang pangitain tungkol sa ilog na ito. Sa silangang bahagi ng templo, ang ilog ay dumadaloy patungo sa patay na dagat papunta sa Dead Sea. Na-share nito sa amin ni Bata yung Dead Sea. At dito sa Dead Sea, ito ay kaya walang nabubuhay na mga lamang dagat. Ano, bagamat mayaman ito sa mga minerals, kung ano-anong mga ibang yamang dagat, pero walang nabubuhay yung mga may buhay. Yung mga isda, yung mga algae, walang nabubuhay dahil sa sobrang alat. Mataas masyado ang asin. Kaya tinawag na Dead Sea. No? At dito umaagos na nagpapagaling ang malat na tubig at nagpapalit ng... Ito'y nagpapagaling. No? At nagpapalit ng tigang, tuyo, at tiwangwang na lupain tungo sa isang lunti ang lupain. Ano? So pag ito'y yung tubig dito, bagamat walang nakakain, pero pag lumulusong ka naman, maraming mga, kaya nga ito dinadayo at marami kong may sakit, lalo yung sakit sa balat. Pag lumulusong, gumiginhawa at nakakatanggap ng kagalingan. Marami kasi sa mga minerals, kung ano-ano pang mga minerals ang laman noon dahil sa sobrang ang alat. No? Yun naman ang mayroong karakter yung dagat na yon. Ang ilog ay kumakatawan sa banal na espiritu. Tandaan po natin. Ang ilog na umaagos ay kumakatawan sa banal na espiritu. Are you with me? Inakay ng anghel si Ezekiel sa tabing ilog, doon sa pangpan. Sinukat ang tubig. Nagsimula itong sa napakababaw. Ano? Ngunit, palalim ng palalim mula sa bukong-bukong hanggang sa baywang, hanggang sa tuhod, hanggang sa baywang. At sa wakas, dumating sila doon sa pang-apat na pagsukat, napakalalim. At tanging ang pagpipilian lamang ng isang tao ay lumangoy sa tubig. That's why we need to learn how to swim. No. Ang tinuturo ko pong paglangoy ay hindi lang literal na paglangoy, kundi kailangan tayong marunong lumangoy sa Espiritu ng Diyos. Marunong kang sumabay. No? So, our experience of God can be similar. Pwede itong katulad ng pangitain ni Ezekiel sa ating buhay. Yung pangitain niya sa ilog, pwede. No? Pwede tayong ang ating karanasan ay sa banal na espiritu ay hanggang bukong-bukong. Pero dapat hindi ka titigil. Pwedeng hanggang tuhod. It's okay, good. Nararanasan natin. Pero, meron pa rin natitira hanggang baywang. Pero mas maganda yung malubog tayo sa Espiritu ng Diyos. Yung hayaan natin na ang gumagalaw at ang nagpapagalaw na sa atin, ang may control na sa atin ay ang agos ng tubig. Hindi na tayo. No? Kasi hanggang baywang kaya mo pa ikontrol ang sarili mo eh. Pero pag ikaw'y nakalubog na, para hindi ka mahirapan, kailangan mong sumabay sa agos, kung saan pumupunta ang agos. Ganon din ang ating karanasan sa banal na espiritu. Are you with me?
We need to be immersed and move in the direction of the flowing of the river. We need to be immersed and move to the direction of the flowing of the Holy Spirit in our life. Are you with me? We need to pursue God. No? Kailangan nating patuloy na hanapin ang Diyos. Sabihin, hindi lang tayo dapat makontento hanggang buong-bukong, hanggang tuhod, hanggang baywang, kahit pa hanggang dibdib. Kailangan magpatuloy tayo hanggang sa ikaw ay lumangoy sa presensya ng Panginoon. Ang isang aktibo at malalim na paghanap o pagkauhaw sa Diyos, ito ay nakalulugod sa Panginoon. Are you with me? Ito ay nagpapagala ng kanyang kalooban. Nalulugod ang Diyos. Ano po ang sabi ng Jeremiah chapter 29 verse 13 doon sa ang Biblia, doon sa literal translation? Hahanapin niyo ako, ang sabi ng Panginoon, at matatagpuan kapag hinanap niyo ako ng inyong buong puso. Kapag tayo merong ganung uhaw at buong pusong paghabol at paghanap sa Panginoon, masusumpungan natin ang Diyos. There are four ways to pursue God. Merong apat na paraan. Apat na paraan papaano natin hanapin, habulin, utugisin ang Diyos. No? Pursue. Di ba? The word pursue, ginagamit niya sa pagtugis ng kriminal. Pursuing the criminal. No? Pero ang sino mong ating hahanapin at hahabulin? Ang Diyos. Why? Because God is moving. That's why we need also to move. Amen? At hindi kailangan nating tumigil kung ano man nating naranasan sa Diyos kahapon, ngayon. Hindi dapat hanggang doon lamang, dapat nagpapatuloy. That is the problem of the Jews during the time nang sila'y naroon sa ilang. Nandun nga sila sa ilang, lumalakad nga sila, pero hindi sila umaalis sa lugal. Paikot-ikot lang sila sa mga bundok. Kaya hindi sila makamove forward. They are moving, pero they are not possessing the land. No? Hindi nila nasasakop yung lugal kasi they are just maintaining the land. Kung ano lang meron doon, for 40 days, dapat 40 days lang, for 40 years, ikot lang sila ng ikot. Ganon din minsan ang ating buhay Kristiyano. Kaya hindi natin makalayo o makapagmakausad dahil ayaw nating hanapin ng higit pa ang Panginoon. Ayaw nating higit pang maranasan pa ang Diyos. Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi natapos sa pagliligtas lang sa ating kaluluwa. Ang Diyos ay hindi natapos sa pagbibigay lang sa atin ng verse. Ang Diyos ay hindi natapos dahil tayo ay dinala lang sa bahay-sambahan. Higit pa na maaari nating maranasan ang Diyos sa ating buhay, hindi lang pag nasa iglesia, hindi lang sa ating tahanan, sa anumang ating ginagawa, at hindi lang sa panahon na ito, kundi habang tayo nabubuhay, higit pa pwede nating maranasan ang Diyos. Hallelujah! Are you with me? Number one, pursue the knowledge of God. Ang paglago sa ating kaalaman at pangunawa at pag-unawa sa Diyos ay higit pa sa isang intelektual na kakayanan. Sa halip ay isa itong karanasan. Let us pursue the knowledge of God. The word of knowledge. Ito yung karunungan na hindi kayang ibigay ng karunungan ng mundo. No? Ibang pamantayan ng mundo. Nothing wrong. Hindi mali ang tayo maging marunong sa mundo. But hindi tayo doon dapat mag-stop. Huwag tayong masyadong maghawak sa pamantayan ng mundo. Kahit nga yung pag-aaral, yes, you need to study hard, study well, you need to pass every exams, no? Kailangan ipasa mo. Kung kaya mo mag-excel, mag-excel ka, that's good. Pero pagdating mo sa trabaho, minsan ang napag-aralan mo, 20% lang naman talaga, lalo kung ikinasa sa kolehiyo, ang may apply mo. No? Pero hindi ibig sabihin, hindi mo na pag-aaralan. You need, no? Hamang tayo narito sa lupa. Pero lalo tigit sa Panginoon, kailangan natin ang karunungan ng Panginoon. Ang sabi ng John chapter 17 verse 3, at ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang makilala ka ng mga tao ng ikaw ay ang tunay na Diyos, at makilala ka nila na sinugo mo. Makilala nila na ako na sinugo mo. So, kailangan nating higit pang makilala ang Panginoon. Hindi lamang yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkabuhay, at higit pa. Ang Diyos ay hinamon tayo that we can have more of Him in our life. Dahil ang Diyos ay walang hanggan, dapat nating matutunang gawin itong isang patuloy na paghanap sa Kanya. God is infinite. Walang hanggan ang Panginoon. Hindi mo naman kaya lampasan ng Diyos. Sabi na iba na ako, baka ikakaya makalampas sa langit. Hindi ko kayo maniwala doon.
walang taong makalalampas sa Diyos. Wala. Because God is infinite. Walang hanggan ng Diyos. Amen? Kung ano man ang ating karanasan, yun ang pinapahintulot ng Diyos. But we need, kailangan mo magkaroon ng hunger. Kailangan mo magkaroon ka ng pagpupursige. Pursue. Magpursige. Hindi yung, oh, okay na to, pwede na to. Hindi dapat tayo tumigil doon sa pwede na. Dapat patuloy na magpursige. Actually, ang pamagat ng aking, dapat pala, pursige. So, pursue the presence of God. Pursue the knowledge of God. Magpursige ka sa presensya ng Diyos. Pursue. Hebrew chapter 10 verse 22. Lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ng Kanyang katawan ng mga na ang mga katawan natin ng malinis na tubig. Sa istruktura ng makalupang tent o tabernakulo, di ba, merong tinatog na yung tuldang tipanan ng Panginoon. Okay? Ito ay nahahati sa tatlong bahagi. Yung outer court, the inner court, no? And the Holy of Holies. Yung inner court may dalawang bahagi. The Holy Place and the Holy of Holies. Yung nakapapasok lang sa Holy Place, mga pare o yung saserdote. Yung mga tao hanggang lang sa outer court, nagdadala lang ng handog. At iwiniwisik yung pinatay na, kinatay na hayop. Kung ikay mayaman, dituro ang dala mo. Kung mahirap, pwede ng kalapati. Pwede na siguro ang bato-bato. Iwiwisik sa iyo. At yung kasalanan mo, na isang taon, napapagtakpan. Pero ang magdadala ng mga, at susunugin yung mga laman loob, ay yung mga taba, masam yung handog yan sa Panginoon. Pagkatapos ito, papasok ang mga priest o mga sasordote sa dahong banal. Merong tulda. Doon sa tulda papasok na. Yun ay labas ng tulda, outer court. Papasok na doon sa inner court, sa loob ng tulda. At doon, meron doon mga kandilerio, meron pa doon sila mga, iba sa mga ritual na gagawin. Pero, meron pa doon isang dahong lugal, ang tawag ay dahong kabanal-banalan. At, ang great high priest lang ang pwedeng pumasok. Di ba? Sa loob ng isang taon. Kaya kailangan kinakonsecrate niya ang kanyang sarili. Kapag nasumpungan siya, may kasalanan at pumasok doon, mamamatay siya. Kaya nga ang great high priest, parang yung, tandaan nyo ba, pag kayo ay mayroong mga sinaing na isda, yung ating pusa, no, nilalagyan natin ng kalimbang. Pag natulog, ay naku, may pusa, tataas mo na yung mga sinaing mong tulingan. No, ngayon, kaya nilalagyan ng kalimbang yung great high priest, kasi hindi naman sila pwede pumasok. Pag tumunog yung kalimbang, yung sabihin, nabuhal, ang great type, namatay. O hihilahin na lang nila yon. Ganon yon. At minsan lang pumapasok doon para ihingi ng tawad o para pagtakpan ang kasalanan ng lahat ng tao. Yon. Mananalangin siya, ilalapit ang kahilingan ng mga tao. Ngayon, sa ating kapanahunan, ang ating great high priest ay hindi nagkasala sapagkat ito ay si Jesus. At siya'y naroon sa dakong kabanal-banalan. Idinadalangin ni Jesus ang lahat ng ating pangangailangan. Remember, hindi lamang siya priest na tao, kundi siya ay ang ating great high priest, si Jesus Christ. Patuloy niyang idinadalangin ang ating pangailangan. Ano? Walang tigil sa panalangin si Jesus. Kaya, ang Diyos nalulugod kapag hinanap natin siya ng lubusan. Kasi nais niyang maranasan natin nang higit pa siya sa ating buhay. Amen? So pursue the presence of God. Ang labas na bahagi, ito ay naglalayong linisin at pabanalin tayo. Yung daong banal, naglalarawan ng isang lugar ng pagsamba, relasyon at pakipag-ugnay sa Diyos. Yung daong kalbanal-banalan, ito ang lugar kung saan ang presensya ng Diyos ay napakalaki. No? Na ang kanya mismong kalikasan ay maaring maranasan. At kailangan lamang na isa natanggapin ang lahat ng sa pagitan ng tinatawag na solitude o yung sabihin yung ating personal na pakikipag-isa sa Panginoon. Ilang taimtim. Kaya at maaari nating maranasan hindi na kinakailangan hindi ka na lamang hanggang dakong banal. Hindi ka lang hanggang outer court, maaari mong maranasan ang dakong kabanal-banalan. Malaya na nung si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, yung tulda na napakapakapal ay nahati.
Ang ibig sabihin, sa magitan ni Kristo, malaya tayong pumasok sa dahong kabanal-banalan. Hindi na sa darating na panahon, kahit ngayon, anumang oras, maaari mong higit pang maranasan ang presensya ng Diyos. Hindi lang hanggang bukong-bukong, hindi lang hanggang tuhod, hindi lang hanggang baywang. Pwede mong maranasan, pwede kang lumubog at dumangoy sa presensya ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! So, sa katulad din na kalagayan, sa pagpasok natin sa presensya ng Diyos, depende ito sa ating pagnanais. Bari tayong pumasok hanggang sa gusto natin. Kung hanggang saan mo gusto, eh mayroong lahat, ay okay na to, naranasan ko na pa. Bisan nga, isa pang paa eh. No? So, go! Huwag tayong matakot. Sapagkat kung ikaw may kasalanan, huwag kang mag-alala. Nandyan ang dugo ni Kristo. Lilinisin ka at patatawarin. Mamamatay, hindi ikaw ang kasalanan na nasa iyo. Amen! Yung iba natatakot kasi ayaw niyang iwan ang kasalanan. Nanghihinayang. Naku, hindi ko na magagawa ito pag ako'y naging banal na. No? Hindi tayo banal dahil nagkakasala. Pero, holiness is available to us in the presence of God. Tayo nagkakulang. Pero every time na tayo papasok sa kanyang presensya, na doon ang katwiran ng Panginoon. Ang nakikita ng Diyos ay si Jesus na nasa buhay mo. Hallelujah! Hallelujah! Oh, glory to God. Maaari nating hugasan ang ating kasalanan o maranasan ang paikisama sa magitan ng panalangin, sa magitan ng intercession, yan. Yung pamamagitan, ano? Yung outer, inner, and yung tinatawag na outer, inner court experience and Holy of Holies experience. So, nagdadala tayo ng mga espiritual na sakripisyo tulad ng ano pong pag tayo nasa presensya, ano pong ating mga dinadala? Pagpupuri, pagsamba, yung ating mabubuting gawa, ano pa? Yung ating mga pagbibigay, no? So, ito'y nagiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya nga po, minsan bakit po may mga taong ang hirap sa kanilang actually tithes is kung titignan natin, yes, tayo ang nagbibigay ng tithes. Pero tithes is not belong to us. When you read the Bible, tithes belongs to God. And you need to bring it to the storehouse of the Lord. So, kung sa atin naman, we have a local church, where is our storehouse? This is our storehouse. Amen? Mapapag-aralan po yan ng dumadalo sa MyPay Plus. Okay? So much for that. So, hindi magiging mahirap at hindi lang tithes. Why? Because you're in the presence of God. Meron bang taong pinagkukulang ng Diyos na laging nasa ilalim ng presensya niya? Hindi ka pa man humihingi ng iyong kailangan, ibinibigay nilang Diyos. Diba? Sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, dadagdag lang ng Diyos. Ibig sabihin, meron ba naman dinagdagan na wala? Ibig sabihin, bibigyan. Pero pag sinabing idadagdag, meron ka na, dadagdagan ka pa. Hallelujah! Are you with me? So yung mga espiritual na sakripisyo tulad ng mga pagsamba, pagpupuri, pagbibigay, at pag-aalay ng ating katawan, sabi nga, present our body as a living sacrifice. Bilang bahagi ng ating pagsamba, pinapagamit natin ating mga kamay, ang ating mga paa. Uy, minsan ang gagaling mag-tiktok-tiktok na. Gusto ko rin mag-tiktok eh. Mga paseo. Pero ipagamit natin sa Panginoon ang ating talento, ang ating kakayanan, wala na pong pinakamasarap sa buhay na ito na maaari kang maranasan sa iyong buhay, yung alaman mo, pinapagamit mo sa Diyos. Ang anumang meron ka, tandaan natin, tayo ang katiwala nito. Wala namang aagaw ng talento mo. Wala namang aagaw ng kayamanan mo. Malibang ipamigay mo kung kani-kanino. Ikaw ang namamahala niyan, pero ipagamit mo sa Panginoon. Kahit pa pinabay, ikaw ang may-ari niyan, ang sasakyan mo, ipagamit mo sa Diyos. Ikaw rin ang may-ari, ang sasakyan ko. Ako naman ang nagpaparis, ako naman ang nagpapagawa, pag nagkakaproblema. Pero, pagamit natin sa Kanya. Paano ba pinapagamit? Hindi lang naman yung laging naroon ka sa gawain. Hindi naman ito araw-araw ang ating magawin. Pati pagamit natin sa kaluwalhatian ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Nung isang araw po ay kami galing Muson. At kami ay kumain sa sanggyup siya. Tama? Sanggyup.
Ang isang order ay siguro pag tatlo kayong tao, isa, dalawa, tatlong tao, eh, busog na kayo. Pero kami may nakatatlong round ng karne, pagkahadami. Tumigil lang kami dahil hindi namin kaya kainin, pero kailangan namin ubusin. Noong kami pauwi, naminadaanong kaming aksidente. Ang totoo, nakita namin, nakahandusay pa yung mga tao, yung dalawang, actually, isa ang kita ko eh. Hindi ko naman agad kita. Tatlo pala yung dinala sa ospital. Yung nadala sa ospital. Isa ang kita ko. Sabi ko, ba't hindi pa dinadala sa ospital? Ang nais sa isip ko, kung walang, baka kailangan yung sakyan, kaya ako itinigil yung sakyan. Kaya lang, iniisip ko, paano kaya ito isasakay? Di sa loob. Nung makita kong dalawa, sabi ko, naku, problema. Hindi naman kakasya ang dalawa sa loob. Alam nga namang isakay namin sa, ay alas tres o ng hapon. Ay di bilad na bilad sa araw. Sabi ko, meron po ba sasakyan? Eh hindi, may kumukuha na naman, pastor. Kilala ko naman. Ah, di ako medyo nakahinga. Pero, kaya ako tumigil, ang isang dahilan, eh, sabi ko, ba't hindi pa dinadala? Kala ko, kaya hindi dinadala. Walang masakyan. Yung pala naman, may parating na naman ambulance. And thanks God, yung pong naksidente, mga pinsan, buo po ni Sister Inba, ay ligtas na. Pagamat medyo mabigat ho ang pinsala. Kung kayo ho ay yung ibang nakasaksing taga rito, mabigat ho ang pinsala. Talaga yung isa, putol ang buto dito, isang tao. Yung isa, nagkaroon pa ng ano sa ulo. Yung, ang hindi ko po alam ay yung driver ng tricycle. Pero praise God, at binigyan pa ng extension ng Diyos ang kanilang buhay. So, ipagamit natin, anumang meron tayo, anumang meron talento. Siyempre, hindi naman ho naintindihan ng iba, ay bubuhatin. Ay nakahandusay. Sabi ko, oops, sadali po. Huwag, paano yun? Gusto ikaw, pastor, bumangon. Huwag niyo pong payagang bumangon. Baka ho may pali yan, lalo hong masala. Ay kita ko hindi makabangon. Tapos, huwag niyo pong galawin. Maya dumating naman yung medyo nakakaintindi. So, dahan-dahan naman nilang iginulong. Pero nung dumating na naman yung talagang mga rescue, yun, nabuhat na ng maayos. So, inayos naman nila. Huwag po natin galawin, eh, wala ho tayong magagawa. Kasi, kung yun na may talagang kita mong naghihingalo na, eh, kahit anong buhatin, bubuhatin mo na, eh, huwag kang bumangon. So, yun naman, tinatakpan pa ang mukha. Hindi ko lang humatingnan ang kanyang mga sugat at mga kamay kasi kita ko. Hindi ko matingnan. But anyway, so, maaari tayong pumasok sa daong kabanal-banalan upang maranasan natin nang higit pa ang kanyang presensya, ang kanyang glory, ang kanyang presence, maranasan natin sa ating buhay. Okay? Pursue the glory of God. Number one, pursue the knowledge of God. Pursue the presence of God. And number three, pursue the glory of God. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay tumutukoy kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang mga ginagawa. That is the glory of God. Ipinakita ni Jesus ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng mga tanda ng kababalaghan at himala na kanyang ginawa. John 2:11, John 10:38. Pagkatapos ang mga disipulo ay binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu upang ipakita rin ang katulad ng ginawa ni Jesus. So pursue the glory of God. Hayaan nating maranasan natin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang mga himala. Sinabi ni Jesus, ang bawat mananampalataya ay gagawa ng kanyang mga gawa. At sabi pa nga, mas higit pa ang kaya nating gawin sapagkat si Jesus ay aakyat na sa langit. Di ba? Mababasa natin ito sa Mark chapter 16:17-18. Binigyan ka ng kapangyarihan para manalangin sa may sakit, magpagaling, magsasalita sa ibang wika. Ganun din sa John chapter 14 verse 12. Ako ay pumunta na sa Ama, pero kayong mga naiwan, higit pa magagawa niyo sa ginawa ko, ang sabi ng Panginoon Jesus. Nagawa ito ng Diyos sa magitan ng iglesia. At magagawa ito ng Panginoon sa magitan mo at pamagitan ko. Mangyayari ang mga bagay na ito. At ito ay sa magitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Mababasa natin ito. Na-share ko na po ito sa inyo, yung Gawa chapter 1 verse 8. Pagdating sa inyo ng banal na Espiritu, bibigyan na kayo ng kapangyarihan. Ano? Papahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa Diyos. Papakita natin ang mga bagay din tungkol sa Diyos. Mula sa Jerusalem hanggang sa buong Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng mundo. Sa Gawa chapter 2 verse 17, ito yung ibubusang Diyos ang kanyang Espiritu Santo sa lahat ng tao, maging sa ating mga anak, mga kabataan. No, makakita silang pangitain, matatanda, makakita ng mga panaginip, no, mga kababalaghan. So, at marami pa. Habang tayo naglilingkod o nagmi-ministeryo sa magitan ng Holy Spirit, maasa natin makikita natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng mga tao, ang kanyang pagpapagaling, ang kanyang pagpapalaya, ang kanyang mga pagbabagong buhay, ang kanyang mga himala, maaari natin masaksihan. No? No?
ang makikita tayo ng mga tao nagbabalik loob. At mga bagay na hindi, yung katakatakat, mga hindi basta kapanipaniwalang bagay. Sabihin, mga signs and wonders. Makikita natin, ang karanasan sa gawain ng Banal na Espiritu ay wala pong limitasyon. Hindi natin pwedeng takalan, ikulong ang kayang gawin ng Diyos. Kaya po minsan ang Diyos hindi makakilos, nilagyan natin ang kulungan sa ating puso, sa ating isipan. Kasi naman ganito eh. Kasi ganito eh, hindi natin pwede ikang ano, kasi ganito. Yes, importante yung pinag-aaralan mo yung tinatawag na kultura o galaw ng tao sa isang lugar. But, remember, kapag ito'y niloob ng Panginoon, hindi siya kayang sakupin ng anumang batas sapagkat ang Diyos ang batas. Kahit ang natural law, kayang. At sa Diyos, walang violation. Dahil siya naman ang lahat ng may gawa ng lahat ng bagay. Amen? Yes, we need to use our wisdom, earthly wisdom, but always remember, God is a sovereign God. Huwag nating lagyan ng hangganan ang kayang gawin ng Panginoon. Pagdating sa kaya niyang gawin. Yes, naniniwala ako na hindi lahat ng aking ipapanalangin may sakit igagaling. Pero tungkulin ko pa rin manalangin sa lahat ng may sakit upang sila'y gumaling. Amen? Ang Diyos ang nagpapagaling. Pero may mga taong ang tingin natin ay wala ng kalunasan ng karamdaman, pero ang Diyos pwede magbigay ng rema word. At pag sinabi ng Diyos, gagaling pa. Huwag kang matakot ipanalangin mo. Kaya, kay may rema, kay wala, ipanalangin mo ang may sakit na dapat mong ipanalangin. Amen? Ang Diyos kasi ay Diyos ng Himala. Sabi ng John chapter 7 verse 37 verse 39 to 39, nang dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista, tumayo si Jesus at sinabi ng malakas, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Sapagkat sinasabi ng kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. Ang tubig na tinutukoy ni Jesus ay ang Banal na Espiritu na malapit nang tanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Hindi pa pinagkakaloob ang Banal na Espiritu ng panahong iyon dahil hindi pa nagbabalik sa langit si Jesus. See? So, pinagkaloob na ng Panginoong Jesus more than 2,000 years ago. God sent His Holy Spirit at ibinadal niya ito sa atin. Kaya, let us pursue God. Let us pursue His glory. And pursue His personal sanctification. Ano po ba yung sabihin ng sanctify? Means haglazo in Greek word. Greek word, haglazo. Nang ibig sabihin ay gawing banal, dalisayin, o consecrate, o italaga. Katulad po ni Samson, siya ay kinonsecrate. Nazareth, consecrated, ibinukod, itinilaga para sa Diyos. Ang problema, minsan, nakakalimutan niya yung kanyang pangako. Pero sina talaga sa Panginoon. At tandaan po natin, kapag ikikinonsecrate ng Diyos, kapag itinilaga, ibinukod ka ng Diyos sa tunay na paglilingkod, ano man ang mangyari, gagawin pa rin ng Diyos ang layunin sa buhay mo. Kaya huwag tayong matakot sumunod sa Panginoon. Ang kasalanan ay isang hadlang sa ating karanasan sa Diyos. Kapag patuloy nating sinusuri ang ating mga sarili at napapagtagumpayan ang kasalanan, natatamasa o nararanasan natin ang kanyang presensya sa paraang masagana, no, sa ating buhay. Ang tunay na paghanap sa Diyos ay nagdadala ng tunay na pagbabago sa ating panloob na pagkatao. No? Kapag ikay tunay na humahanap, tunay na pinupursu mo ang Diyos, gumagawa ito ng mga transformasyon, ng mga changes sa ating buhay. Habang nakikita natin siya, lalo tayong naging katulad niya. Kaya huwag niyong hahanapin ang Diablo. Saan ba laro ng Diablo? Hindi ko nga maintindihan. Bakit ba may mga taong hinahanap ang Diablo at para daw labanan ang Diablo? No. Actually, kapag ang Diyos ay nilapitan mo, makakasalungat mo talaga ang Diablo. Makakasalungat. Ang gusto ng Diablo ay mag-abala ka sa kanya. No. Ang hanapin natin ay ang Diyos. At habang hinahanap mo siya, habang lumalapit ka sa kanya, nagiging kamukha mo ang Lord. Kapag ang Diablo ang hinahanap mo, ay magiging kamukha mo ang Diablo. Dapat tayong lumakad sa Espiritu upang maging mabuting kinatawan ni Jesus. Galatians chapter 5 verse 16. Habang ginagawa natin ito, tayo nahuhubog ayon sa kanyang wangis, sa kanyang saloobin, at tutugon sa paraang gawain niya. Anuman ang sitwasyon ng buhay. Ibig sabihin,
gagamitin tayo niya. Ang laki na kung saan tayo ay nababago sa larawan ng Panginoong Jesus ay nakasalalay sa ating paghanap at pagsunod sa Panginoon. Ang gawain ng salita ng Diyos sa ating buhay, ang gawain ng banal na Espiritu sa ating buhay. So, may mga bagay po na mahalaga na dapat tayong maintindihan upang maranasan natin ang Diyos. Mahalagang susi para higit nating maranasan ang Diyos. Bilisan ko lang, na binanggit na ito ni Bata noong isang linggo, ni Kenneth Morris, no? Yung tinatawag na desire, ginamit ko lang dito, strong desire, masidhing pagnanais o matinding kauhawan. Ang matinding pagnanais o pagkagutong ay isang paraan na nagtutulak sa atin para magkaroon ng higit pang kagustuhan na maranasan ang Diyos. Sa parehong paraan, ang kagutuman sa harap ng Diyos ay napahalaga. Alam niyo, ang isang taong gutom na gutom at uhaw na uhaw, ay talaga naghahanap yan ng pagkain. Ganon din tayo. Kapag tayo ay matindi ang ating uhaw, yung ating strong desire, yung ating hunger ay grabe sa Panginoon, lagi mong hahanapin ng Diyos. Kaya, let us exercise and let us God. Bigyan tayo lalo ng masinding uhaw at matinding gutom. Araw-araw. Alam niyo, yun po ang magandang ginawa ng pandemic sa akin. Akala ko nung una, sapat na yung alam. Pero now it's different. I open again my old mga books. I start to read. At hindi lang doon na kontento, talagang halos araw-araw. Gusto nating maranasan at higit pang maranasan ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Awit 42 verse 1 and 2, tulad ng usang tubig ng ilog ay nasasabik, O Diyos, ako'y sa inyo'y nananabik, ako'y nauhaw sa inyo. Diyos na buhay, kailan pa kaya ako makatatayo sa presensya ninyo? Katulad daw ng usang tubig, laging uhaw. Kasi kaya tinawag yung mga usang tubig, kasi gusto nila lagi nasa tabi ng ilog. Gusto nila ayaw nang umalis dahil wala nang ginawa kundi uminom nang uminom. Ganun daw po tayo dapat, matulad tayo sa usang tubig. Yung tandaan po natin, ang Diyos ay tumutugon sa ating pagkagutom at pagkauhaw sa Kanya. Tutugon ang Diyos kapag tayo laging uhaw at gutom sa Kanyang presensya. Mateo 5:6, mapalad ang mga taong hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Hallelujah! Ang gutom ay naging dahilan upang higit nating hanapin ang Diyos. Ang gutom ay nagdadala sa atin upang patuloy nating sambahin at maantig ang ating puso na sambahin ang Diyos. Ang tunay na pagsamba ay pagpapahayag ng ating pagkagutom at pagkauhaw sa Diyos. So let us worship God. Kaya, agahan po natin, every Sunday, huwag tayo pumayag na nagsisimula ang gawain, wala pa kayo dito. Hindi nyo naranasan ang presensya. I feel every Sunday. Alam nyo po ba, na hindi po basta yung pinapaawit nila. Yun ay inihanda nila, yung mga awit, pinanalangin, nag-practice sila. Hindi lang naman para sa alang sarili. Para sa isang pagsamba, kasi para sa alang sarili, abay, sold na yung ating worship team. Dahil doon pa lang sa practice, naranasan na nila ang Panginoon. Pero bakit sila tinatawag ng mga worship team? Team. Leader. Para pangunahan ng church. Pero kung kayo wala naman dito, sayang. Hindi nawala ang kanilang paglilingkod. Pero ilan lang yung nakaranas? No? Ilan lang? Hindi sila nawawalan. Ang nawawalan, yung late dumarating. Di ba? Hindi nyo naranasan yung kanilang inihanda. Bago magsimula, nagpe-pray pa, hindi nyo na rin nakita. No? Sabado pa, nagpa-practice na. At buong linggo, halos kachat ko sila. Nagtatanong anong kakantahin dati, ganun sila. Ibig sabihin, isang linggong pinaghahandaan yan. Para din sila mga pastor. Ganun po ang paglilingkod. Tapos na sila yung kumakanta dito. Wala naman kayo. Sayang. Hindi po sayang para sa kanila. Sayang para sa inyo. Hindi nyo naranasan ang inihanda ng ating worship team. Kayo ang nawawalan. See? Hello? Hindi maka-amen ang marami dahil marami late. Di ba? Kaya, try to come on time and experience the presence of God through our worship team. Hindi po sila basta tumatay. Yes, sila yung ordinaryong tao na halubilo nyo, nagbibiro, minsan. Pero pag sila po'y gumaganap,
wow, the presence of God is there. And God is doing something in the lives of people na kasama nilang sumasamba sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ang tunay na pagsamba, ito po ay pagpapahayag ng ating kauhawan at kagutuman sa Panginoon. Ang gutom ay isang pangailangan sa individual. Ito yung level o antas sa isang corporate man. Alam nyo ba, doon sa Acts chapter 2 verse 1, dahil po sa matinding uhaw po ng mga alagad, no, actually 500 yun, sa bagay kahit naman nung una. Libo-libo ang nakakilala sa Panginoon. Pero 500, nung ipako na si Kristo Cross, 500 na lang ang natira. Pero yung may matinding uhaw, ilan lang po natitira? 120 lang. Yun lang ang may matinding uhaw. Sinong nakaranas ng pagkilos ng Diyos? Yung 120. Kasama si Maria. Sila lang ang nakaranas na malubog. Yung iba hanggang bukong-bukong lang. Yung iba hanggang tuhod. Yung iba hanggang baywang. Pero yung 120, nalubog sa Espiritu ng Diyos. Bumaba ang Espiritu Santo tulad ng dilang apoy. Did you see the message of Ezekiel vision? Naranasan ito ng 120 disciples. Pero sa sila nagsimula? 1,000. Naging 500 nung umakyat si Jesus. Pero nung nananalangin sila, yung matinding uhaw, humihingi sila at dumadaing, nag-groan sa Panginoon, sila lang ang nakaranas. Yung Azusa Street, yung panahon ng charismatic move, yung mga tao'y uhaw, kahit po mga Katolik pumunta sa gitna ng umuulan, bumabagyo, ano pa, umaaraw, because they want to experience God, naranasan din nilang magsalita sa ibang wika. Napuspos na silang Holy Spirit, kahit mga Katolik, bakit? Uhaw sila sa Panginoon. Wala pong pinipili ang Diyos. Amen? Now, there's another move of God. Hindi na lamang po mga gawain ng Diyos, pati sa kapulisan, sa pamayanan, true kasimbayanan. At ngayon, maging po ang mga pulis, sila yung porsigido na maranasan ng mga tao, at silang porsigidong ibalik loob ang bawat mamamayang Pilipino sa Diyos. Imagine, mga pulis pa ang ginamit. Ang tadami ng mga pastor sa Pilipinas, pero sila pa yung gagamitin. Hallelujah. Kami po nakahadalwa ng meeting doon sa Hidden Rest. Mga pulis, at sila doon lagi nila gusto. And that's good for Sister Gagi, dahil nagkakaroon siya ng benta. Pero gusto nila. At nung last meeting namin, bigyan ko sila ng Bible. At sila tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa sila. Wow! Ipinos pa nung iba sa Facebook yung kanilang Bible. Ganitong Bible ang binigay ko sa kanila. Sabi nung isang pulis, Pastor, tama-tama. May kasamang ano. Tama-tama daw sa kanila. May kasamang posas. Sabi ko, marami kayong huhulihin para dalhin sa Panginoon. Sabi, yes, Pastor, yes. Yeah, tama-tama. Hindi ko napansin. Sila nakapansin. Alam ko lang, ito yung NIV version. Bigay ako ng bigay. Pastor, tama-tama iga yung Bible mong binigay. Bakit? Oh, may posas. See? Hallelujah. Ang pagkagutom sa Diyos ay pag-asa natin. Ay pag-asa din ng higit pa sa Diyos. At pagkatapos ay higit pa para sa lahat ng mananampalataya. Ito ang pag-asa. Kailangan natin ng uhaw. Masinding uhaw. Matinding hunger. Ano ba yung mga hadlang sa hunger? Hindi ko na po i-explain. Number one, unbelief. Kapag tayo lagi nag-aalinlangan, hadlang ito. Diba? Kalaban ito ng pananampalataya. Di ba sabi ng Panginoon? Kaya, huwag kayo mag-alinlangan sa inyong puso. Kung hindi kayo nag-alinlangan sa inyong puso, anumang sabihin nyo sa puno na ito, mabunot o lumipat sa dagat, ang bundok lilipat yan. Basta huwag kayo nag-alinlangan sa inyong puso. So yung unbelief, kalaban ng pananampalataya. Ito'y kalaban ng uhaw. No? Kaya nawala ng uhaw dahil sa pag-alinlangan. Pangalawa, kasalanan. Unforgiveness sin. Lust of the flesh, lust of the eyes. Kapag tayo may kasalanan, hindi natin kinoconfess. Unconfessed sin. Hindi natin tinatalikdan. Lagi natin pinipresume na nanghihinayang tayong iwan sa ating buhay. And of course, the devil. No? Hinaya natin ang diablo. Katulad nung nagtanim ng ano, uhaw ang mga tao. Tigang ang lupa. Nagtanim. Kaya nasa ibabaw ng dawagan, dumaan ang diablo. Tinuka. So yun ang kalaban.
ng uhaw. So huwag nating hayaan managumpay ang mga kalaban. Amen. So number one is strong desire. Number two, focus. Gawin natin ang isang bagay na ang Diyos ang ating hinahanap palagi. Psalms 27 verse 4. Focus will keep passion to stir up our hunger to God. Para laging haluin o itaas ang ating uhaw sa Panginoon. Let us focus. Nais ng Diyos ang mainit at tinatawag na ano ba yun? Masidhi. Masidhi. The word masidhi, ano? Alam niyo yun? Yung masidhi, matindi. Masidhing paghanap. Yung grabing paghanap sa kanya. Hindi siya natutuwa sa panahon na tila malahininga ang isang mananampalataya. Mas nalulugod ang Diyos kapag tayo ay nauuhaw at nagnanais na makasama natin siya lagi. So, kaya sabi nga ng Mateo chapter 6 verse 20, put God first, always ang Diyos dapat ang nangunguna sa ating buhay. And last but not the least, number one is strong desire. Number two, focus. Number three, unity. The pattern of early church, di ba? Sabi po ng Acts chapter 2 verse 42 to 47, nagkaisa man ng palaya, araw-araw nagpipirap-pirap-pirapay, sila'y nagtitipon-tipon because they have a unity. Kumikilos ang Panginoon. Sabi rin po ng Psalms 133, di ba, may awit pa ito eh, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid na nagkakaisa sa aming sama-sama magkakapatid. Ay, nasa sana at wala. Ayun, dagdag na yun ha. At wala bang pera. Pero palitan natin lyrics, kahit wala, kahit may problema at maraming pera, actually, ang mga Kristiyano, yes, sometimes wala naman laman ng wallet mo. Sometimes meron. Pero hindi nangangulugan, ikaw ay nakukulang. Minsan kasi ang pamatay ng iba para ikaw ay kumpleto, lagi kang may pera. Maraming tao may pera, pero ang daming kulang. Pero maraming tao, minsan, wala ka naman madaming pera, pero hindi ka naman nakukulang. Yeah? So, magkaiba po yung maraming pera at yung hindi nakukulang. Magkaiba yung pinagpapala at magkaiba yung maraming pera sa bangko. Pwede kang maraming pera sa bangko pero hindi ka pinagpapala. Pero yung taong pinagpapala, hindi lang yan maraming pera. Di ba? Hindi lang. Siyempre may pera yan, pero hindi lang pera ang meron ka. So unity. So, kapag ang bawat isa ay nagkakasundo, nagkakasama-sama, iisang layunin, ang tawag po dito, God commands a blessing. God commanded blessing. Sabihin po, yung biyaya at pagpapala ng Diyos mararanasan. Corporately, walang maiiwan. Ipararanas ang Panginoon. Remember, I know God is doing something in our church. Sa kabila ng pandemya, nakita ko yung biyaya ng Panginoon. Kung kailang pandemya, may mga bumibili ng sakyan karatapos ng pandemya. At hindi lang nagpilit. Pandemya, nakita ko yung hiti, yung biyaya ng Diyos sa bawat. Bagamat marami pa rin tayong naranasan, iba-ibang karanasan sa panahon ng pandemya, pero ito'y humuhubog sa atin. Dahil yung pala, inihahanda tayo ng Diyos sa kanyang commanded blessing. That's why we need a unity. We need a strong desire, we need to be focused, and we need unity in the church, unity in the body. Yes, magiging kagamit-gamit lang tayo ng Diyos sa pagkakaisa ng mga Kristiyano sa buong paligid kung tayo mismo sa church na ito ay patuloy na mayroong strong unity. Amen? Tayo po'y tumayo at manalangin.